Yeah, there's some concern lang kasi, di ba, Nueva Ecija University of Science and Technology, karapat-dapat lamang na agham at teknolohiya ang espesyalidad ninyo. Pero ang narinig ko, nursing, business at criminology, education, parang lihis sa science and technology. Wala lang. Panggulo lang ako talaga kahit kailan. Madam Senator, may I answer po? We are offering din po mga science and technology, engineering science and technology courses. Opo. May IT naman, kakarap po. in totality po, yung buong sa buong university po, we have more than 2,000 students na IT. Okay. Kasi po in Nueva Ecija, we are catering more than 28,000 students. Main campus po natin ay Cabanatuan City. 28,000. Yes po, Madam. You have 28,000 in all the campuses? Yes po, Madam. Pero sa 28,000, ang ICT lang ay 2,000? Doon po sa isang Cabanatuan City. And then, pag pinagsama-sama po in all campuses, we have like more than 4,000 students. And then, we are also offering engineering po. Yes. In mechanical, electrical, and civil. Yeah. And then, we have environmental science. At Bachelor of Science in Chemistry, in Biology, yeah. And then we have also our Bachelor of Science in Agriculture, nasa ibang campus. Then, nabanggit ko lang, with all due respect, dahil kasi nakasabi dito, anong assistance na may bibigay sa universidad? Ang totoo kami sa ibang probinsya, tulad ng Ilocos, at pati yung malalaking probinsya, tulad ng Pangasinan, inggit na inggit kami sa Nueva Ecija. Kayo ang pinakamaraming state university and college. Kaya, para madagdaga ng pondo, kinakailangan na iba-iba din ang itutumbok. Ibig ko sabihin, andyan yung CLSU, Agriculture. Andyan kayo, Science and Technology. Kailangan panindigan yung Science and Technology. Huwag papasok sa kung saan-saan. Otherwise, hindi madadagdaga ng budget. Word of advice lang. Kasi parang pinasukan na rin ninyo, Agriculture, meron na rin nga, Agri-Engineering, and so on. Hindi madadagdagan ng budget if you're not differentiated from CLSU, Nueva Ecija State, and so on. Kasi ang press release ninyo, science and technology. Kaya bibigyan talaga kayo ng budget dyan because there's a real push for STEM. Alam niyo yung STEM, ano? So yung STEM talaga ay tinutulak ng Pilipinas yan. Kaya lang, dapat dumikit tayo sa STEM para makadagdag ng budget. May mga katanungan dito eh. Anong magagawa para sa universidad? Tama yun eh. The way to do it is to differentiate and specialize sa area ninyo. Advice lang. Oo, yun ang sagot ko sa tanong na yun. Anyway, I'm very happy to be here and meet all of you with all the different groups. May criminology din, di ba? Yeah, meron. Sino-sino dito magpupulis? Sino mga criminology? Matas ng sahot ng pulis yun. Ano yung papaya off campus? Ah, general trainyo. Okay. Sa ibang campus to. Okay. Alright. And then, malahalo-halo na to. Okay. Sige. I'm just here to check out. Alam naman natin. Yung may iba't iba akong programa kasi para sa mga kabataan at nais ko sana ipahiwatig sa ating mga eskwelahan na pwede rin kayong sumapi. Ano? Meron akong, ewan ko kung nabalitaan na ninyo, sa CLSU, alam nila kasi agriculture yun eh. Alam nila yung Young Farmers Challenge Fund. Kapag nag-pitch ka, may 50,000 para sa individual, sa provincial level, dinadagdagan, hanggang umabot sa national level, 550,000 for your project, ano? Para sa self-employed. Ano? Yun ang Young Farmers. Para sa mga IT naman, design and creatives, meron akong original content, original Filipino content. Kung meron kayong istorya, may kanta, meron script para sa sine, kasi mahilig ako gumawa ng sine, nagpo-produce rin ako ng kanta, meron rin akong ganon, 50,000 to 100,000, na ibibigay sa iba't ibang mga script, kanta, at iba pa. Eh marami naman talentadong Pinoy, marami rin talentadong Pinoy. Sana naman yung mga talentado, sumali. Ayun.
So, pag hindi pa nakakahanap ng trabaho, o talagang may likas na sining, na may likas na talent, eh bakit hindi kayo sumabi? Dalawa yun eh. Isa yung sa Young Farmers Challenge. At magugulat kayo, hindi lang naman puro pag-araho at pagbabanat mo, no? Meron rin ng IT dyan, marami rin business applications for consolidating palay, for example. Nagulat ako. Sa Palawan, hindi na kinoconsolidate ng truck at ng bodega o bunsakan ang palay. It's all online. Ano, kasi ginawa na ng kabataan doon na meron silang business app. Nakakaliw nga sila eh. And then, ito naman yung ating creative content. Kasama din dyan, may bahagi, may contest sa social media. Ayun, yung mga vloggers, yung magagaling mag-TikTok, and so on. So, yun, nakahanap ako ng ganon at tutulong ako sa inyo. Mabibigyan ng pera, konting mentoring kung kailangan, kung interesado kayo. For all those who want to start up something, ano, mahilig ka? Sasayaw ka? Promise. Kailangan kakaibang sayaw. Kailangan nakakalokan sayaw para mag-viral, di ba? Ayan. Yun. Sige. Kailangan mag-invento ka ng kakaiba na dito lamang sa palayan. Ayan. Something to do with kamatis. Ganun ba yan? Kalamansi. May asim pa. Ayan. Sige. Ganon. Ewan ko ba? Sige. So yun lang. I just wanted to have a word with you. At saka, papasok na rin ang national budget, ano, yung General Appropriations Act ng 2024. So nagkukonsulta rin ako, ang daming reklamo sa CHED. Sa totoo lang. At ang daming reklamo sa state universities. Alam natin na napakabigat ng dinanas natin ng COVID. At natutuwa nga ako, congratulations sa nag-third year, tsaka fourth year, pati second year and first year. Kung paano kayo nakaraos na puros hybrid. Nag-hybrid kayo, di ba? Gano'ng katagal? 2 years. Na walang pasok totally. Ganun. May natutunan ba kayo? Tinutulugan ko lahat ng Zoom meeting. Antok na antok ako, hindi ko talaga matagalan. Kayo talaga. Kaya palakpakan po natin ang sarili natin. At magaling kayo. At least natuto kayo, di ba? Kahit paano. Ang hirap kaya. Mahirap talaga. Ang hirap mag-Zoom. Nang kausap. Oo. Kaya tuwa-tuwa ako sa inyo. Kahit pa paano, magpursige kayo. At andito na magka-graduate na. May nagtatanong din ng mga scholarship yata. Anong latest dito? Kasi ang pagkaintindi natin, ang tertiary education in state universities and colleges is free. Pero alam naman natin hindi siya totally free kasi marami pang ibang gastos, ano. Free lang yung tuition lang. Pero yung titirahan mo, yung libro mo, yung gamit mo, yung pagkain mo, hindi mo free yun. Alam naman natin yun. Kaya tinatanong ko sana kung paano makakaraos ang lahat. Sa ganyang paraan. I think na siguro we can help. Yung ating mga state universities and colleges, marami rin na hindi natin masasabi na nasira, kundi na-deteriorate sa haba ng panahon na nagsara, di ba? Na-deteriorate rin, at saka magkulang-kulang na rin ang maintenance and expenses, operating expenses. Kaya, ewan ko, anong mga, kung meron kayong mga tanong at may suggestion kayo na maisali sa budget na priority. Kasi ang daming humihingi ng karagdagan budget. Pero mas maganda makinig sa mga estudyante kasi kayo ang nasa receiving end, kumbaga. So thank you very much. Yun lang masasabi ko. Maybe you'd like to ask something or maybe you can suggest something better yet. Maraming salamat po. Thank you so much for Senator Ali. So we will now go with the open forum. So anyone who wishes to ask question, please raise your hand po din dun sa microphone natin sa gitna. And before, you have to introduce yourself para po ma-acknowledge din po tayo. Sino po yung magtatanong na una? Yes po? Good afternoon po, Senator Amy Marcos. At sa lahat po ng nangyayari ito ngayon, ako po si Pauline Grace Alfaro, ang
President ng University Student Government. Una po sa lahat, nais ko po magpasalamat sa inyong mga suporta na ipinaghahatid po sa university namin. At sa pagpunta po dito, alam ko po, busy po kayo at sa kabilaan po ng oras na piliin po ang NUSD na bisitahin ngayong araw na ito at pakinggan po yung mga kapwa ko estudyante. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat at nawa po ay patuloy po ninyong palakasin ang boses po ng mga kabataan. At dahil dyan po ang aking po tanong ay ano ba po kaya yung mga programs and other assistance po na mai-offer po ninyo sa aming university concerning po yung mga yung po kapakanan po ng mga kapwa ko estudyante. Maraming salamat. Yun yung dalawang pet project ko na sinasabi, yung Young Farmers Challenge tungkol sa agrikultura, processing, distribution, at iba't iba pang may kinalaman sa agrikultura. Ikalawa yung original Filipino content, kung ano man yun, social media, kanta, script, sine, TikTok, ayan, nagbibida ng sayaw, at kung ano-ano pa na maisip. Yun yung special project ko, pero yung tinatanong ko dito sa eskwelahan, palibasa science and technology, sana pagtihinan natin yan. Kahit mahirap gawin ang STEM, yan talaga ang pag-asa at hinaharap natin, eh talagang yung investment natin sa STEM. Okay po, thank you so much. Okay po, thank you, Pauline. Meron pa po ba gusto magtanong from the audience? Yes po? May mga tanong dito. Sino nagbigay dito? Ito, ang hirap eh. Pwede pagsirin. Hindi, joke lang. Ayan. Maraming tanong dito. Ito ba yung binigay ninyo? Hindi po. Iba po ang matanong. Ah, okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Madam Senator. I am Tony Mark Bautista, the Vice President of the University Student Government. And my question po is, what advice can you give or share for the student leader of our university for more effective leadership po? What advice? Sa inyong student council? Para sa specific student council? Opo. Yes po, pati po sa mga kapwa rin po namin estudyante na magiging susunod pong leader estudyante po ng NUSD po. Hindi kasi ako sumali sa student government. Bad example po. Dahil sa totoo lang, nung bata ko, ayoko ng politika. Hindi ko tumatakbo ng politika sa eskwela. At hindi ako kasali. Kasali lang sa mga nerd. Hindi ako sumasali doon sa mga student leader. Masama ng example ko. Tapos, dahil nasa pangalan namin, napilitan kami tumakbo doon sa Ilocos, parang nag-aaway-aaway ba sila? Sabi nila, o sige, magtayo na lang ng Marcos para tumahimik lahat, para hindi maglaban-laban. Yun ang pasok ko sa politika, sa pilitan. Pinagtatapat ko na wala akong masyadong experience sa student leadership. Ang aking experience ay nasa kabataang barangay. Sa kabataang barangay na dating SK. Meron ba sa inyo nag-SK? Ha? Baduin na ng SK. Hindi, inaasar ko lang kayo. Hindi, dahil kasi nung kabataang barangay kami, masyado kaming strict at wala kaming kapera-pera. Hindi katulad ngayon, may 10% ng pondo ng bawat LGU. At abala yung mga SK sa iba't ibang, Miss SK, Liga ng Barangay. Parang close gun, lock by pasyal. Kaya inaaway ko sila. Sabi ko, dapat naman may kabuluhan. Nung panahon ko, ang tinutumbok namin, yung problema ng out-of-school youth. Kasi ang dami-dami talaga namin out-of-school youth nung panahon na yon. Hanggang high school lang ang public at that time. Wala pa itong free college. Tapos, yung out of school, hinahanapan namin ng trabaho. Yun ang pinakamalaking problema namin. To the point na nag-export na kami. Kami na nauna, pinatakbo na namin yung TESDA, tinake-overan namin yung TESDA. At talagang nga nag-export na kami ng mga team by team, electrician, carpenter, plumber, etc. sa Middle East at sa kung saan-saan. So, ang akin, tutumbukin dapat ng sino mang student government ang pinakamatinding problema kumikiral sa mga kabataan. Hindi ko alam kung ano yun. Kayo dapat ang mag-isip. What's the biggest problem facing students today? Dapat yun ang style na pakinggan natin. Kasi hindi na uso na kung ano yung
nasa ulo mo, kung ano yung hiling mo, yun ang ilalagay mo. Dapat makinig ka at alamin mo yung talagang problema ng ating nakararaming estudyante. Tama ba yung sagot? Hindi. Kasi at that time, it was out of school youth. So we were trying to churn them out as fast as possible. I-training sila ng i-training for work. Tapos, ina-export namin kung saan. Kaya yun nga, TESDA hanggang umabot sa panahon na yung buong Iran, pati yung Saudi, ang dami na namin pinadala sa iba't ibang bansa para lamang magkatrabaho at pakinabangan ng pamilya. Thank you so much. Okay po. So baka po may magtatanong, huwag naman yung nasa harap. Siguro nasa harap. Ah, sige. Sige, sir. Hello. Hello po. Good afternoon. Blazes. Kayo yung mga writer. Yes po. Sa okay. Publication po. So hello po. I'm Renan Gosin po. So here's my question po. Since there are many IP students po dito sa NUSD, so what initiatives po kaya yung mag-propose nyo particularly to the field of education po? Yes. Yung mga IP ninyo, mga ida, anong mga tribes dito, halo-halo? Halo-halo, assorted. Anong porsyento ng IP? Marami? Yes po, marami. Oo, kasi ang maliwanag sa amin, kasi maraming IP sa Ilocos, no, nung governor ako, dun sa 23 na munisipyo namin, siguro 10 may IP talaga. Ang daming IP ng Cordillera eh. At ang problema nga kami nun, dahil ang totoo, itong sinasabing mga NTFL-CAT at saka yung issue ng red tagging, nauuwi sa IP madalas. Pagkat sila talaga ang mahihirap at inaalokan ng kung ano-ano, kumakapit sa patalim. Yun ang problema sa IP, no? Kawawa talaga sila, naiiwan sila ng pag-unlad. So kinakailangan talaga extra effort na tulungan sila. Unang-una, alamin yung interest nila at anong nanais nilang gawin. Halimbawa, mapunta sa larangan ng agrikultura lang. Yung hiling naman nila, hindi naman magtanim ng palay. Nauwi kami sa mga kambing, baboy, gano'n, kasi ang galing nila dyan. At mahusay rin sila sa root crops. Kaya napunta kami sa Hawaiian ginger. Huwag pipilitin kasi ng Department of Agriculture kung saan yung programa nila. Tanungin yung IP kasi may sarili silang kultura, kailangan ginagalang at iniintindi. So ganun din sa edukasyon, importante nagtayo kami ng eskwelahan sa salita nila. Kasi tinuturing nating vanishing cultures ang ating IP. Sila yung sinaunang pakatotohan ng Pilipino bago dumating ang mga dayuhan. Kaya dapat pinipreserve natin at rinirespeto yung kanilang kultura. That's the first item of business eh, na medyo konting respeto, konting pagtingin, parang kanta eh. Sa kanilang sining, sa kultura, sa tradisyon. Importante yun. That's the first step. And the second step, of course, is to give them specific pathways out of poverty. Out of poverty. Ibig sabihin, may dapat specific na solution para sa kanila kasi naiiba kung minsan. Ibig sabihin, kailangan na magbigay tayo ng konting, ano ba tawag dyan? May level of liberality and leniency sa structured education para makapasok sila at makapagtapos. Yun, sa IP. Pero we have to push the IP talaga because it became very apparent in Northern Luzon, kasapi na rin dyan, ang mga IP ng Nueva Ecija, 60% ng recruitment noon na for the last 10 years came from IP dahil nga sa kahirapan at sa kawalan ng pagkakataon. Thank you so much. Thank you. Okay po, maraming salamat po sa katanungan na yun. Dagdag lang po, no? Sa ating I think it's also of interest to add the courses that relate directly to their culture. Kasi maraming vanishing languages. Nawawala yes. Na yung salita nila, yung wika nila, ubus na lahat ng salita eh. Sayang naman yun kasi andyan, di ba, yung pagiging Pilipino, yung identidad natin bilang isang lahi. Eh, hawak nila eh. Hindi naman hawak ng mga taga-lungsod. Andyan sa bundok, sa mga bulubundukin, dyan talaga malalaman ang pagiging Pilipino. Sila kasi naon eh. Yes, ma'am. Baka po meron pang tanong dyan.
From other side, yeah. Yan, sige. Si ma'am. So, good afternoon everyone po, and especially to you, Senator Aimee Marcos. I'm Jeffrey Banit po, and I would like to ask po, if may we know po, may we know who are the other vulnerable sectors besides po sa mga IPs, PWDs, senior citizens, at saka po mga bundes ang eligible po para po bumoto this coming election po sa October, sa election po ng barangay at sangguniang kabataan. Okay, yeah, pinagpipilitan ko na magkaroon ng mas malawak na early voting sa mga hard to reach and marginalized IPs, tama yung sinabi nyo. At saka hinihingi rin namin yung tulong ng COMELEC para sa early voting para sa matatanda, sa senior citizens at saka sa mga bundes, kasi talaga nahihirapan sila. Pero alam naman ninyo, kung minsan gusto kasi nila makita yung bilangan. Parang piyesta rin sa amin yung bilangan, yung talagang inaabangan. Ewan ko dito, ganun ba? Ganun ba yung style? Binabantayan talaga na magbukas yung presinto at magbilangan. Ganun din dito. Tapos yung mga teacher, di ba, itatara-tara. Gusto-gusto talaga na panoorin. So, these are the sectors that we wanted to include. The IPs that are hard to reach, the pregnant, and then the senior citizens na may PWDs, yung may kapansanan. Already, may batas na kasi na sinasakop yung mga pulis at saka army na madidistino kung saan sa araw ng halalan. So, nakakapagboto na sila ng mas maaga. Ganun din yung mga teacher na maa-assign sa BEI, yung mag-i-in-charge ng eleksyon. Yung mga teacher na mag-BEI, pwede rin sila na mas maaga umauna. Meron din na exception para sa media. Kasi yung mga media, di ba, nagro-roving sila. Sila dapat. So, dapat mauna na sila sa lalong madaling panahon. Oo. So, these are the guys na meron pending noon pa sa COMELEC na sana i-early voting itong mga may kapansanan, yung mga older, para makaboto sila na mas maaga at hindi masyadong mahirapan. I hope it helps at sana gawin nga ng COMELEC medyo mas hassle nga at mas magastos, malamang, mas matagal konti. Pero ang realidad, ang isang pagkakataon natin na marinig ang boses bilang Pilipino ay yung boto. Kaya hanggat maaari, bigyan natin sila ng puwang sa halalan. Thank you po. Pantay-pantay ang Pilipino, iisa ang boto natin pag halalan. Diba? Mayaman, mahirap, bata, matanda. Yung boto nagpapantay sa lahat. Kaya palawakin natin. Okay? Okay po. So siguro po, we'll go down with the last question. Kung meron pa po dyan magtatanong. Sige sir. Good afternoon, Senator Aimee Marcos. I am Aaron Joshua Arquero, the Senator of General Pinas Cretampus. Oh. I just want to ask for your opinion regarding the budget cut of state universities and colleges. Yes, which budget cut are we referring to? Nabawasan kayo? Iba-iba kasi, hindi lahat nabawasan. Yung iba nabawasan, yung iba natagdagan. Yung UP ang daya-daya. Huwag ninyo ako isumbong. Pero ang yaman na nila, ang laki na nila, tinagdagan pa. Kaya, anyway, ayun. Yes, ma'am. Tapos yung maliliit na colleges na kung saan-saan, yun ang mga binawasan sa mga sakalooban. Okay, next. Mostly po ang capital outlay. Ha? Capital outlay po. May capital outlay kayo? Ang swerte nga ninyo, meron. Lahat kami zero eh, sa capital outlay. Kadalasan zero yung capital outlay. Ang sama nga nun, nabawasan ninyo, anong nabawas sa inyo? Kasi po yung mga aming proposal ay siyempre yung additional classroom para makabigyan accommodate yung mga estudyante po namin. Right. And then yung, di po ba meron na rin batas doon sa university, sa dormitories. So we tried po sana to propose for the construction of dormitories in different campuses. Hirap talaga lahat ng infrastructure na cut. Hindi lamang sa state university and colleges,
kundi yung mga kalsada, yung mga ospital, lahat talaga nabawasan sa infrastructure. Paano, kung maalala ninyo, lahat ng infrastructure na for later release, pagkat yun ang kinuha, pambili ng bakuna. Maalala kaya ninyo yun, di ba 2 years ago, lahat ng infrastructure release muna ng Administrasyon Duterte kasi nagkaroon ng emergency, bibili muna ng bakuna. Yun ang kauna-unahang priority nun eh. Pero ngayon, naghahabol tayo ng mga dating project, yun ang masaklap, naghahabol tayo ng 2.5 years ng mga linipat sa pambili ng bakuna. At tuloy-tuloy pa yung pambili ng bakuna, yung bivalent, papasok pa yun yung booster, mga booster shots na naman. At sana mas maganda, hindi tayo masyadong panic ngayon, sana mas maganda yung scheduling nun, yung presyo nun, walang overpricing, walang nag-expire, walang nabubulok sa mainit. So yun ang inaasahan ko. In the meantime, naibabalik unti-unti itong infrastructure. So sana, eto nga, yung mga classroom. Bakit? Ilan ba yung kailangan ninyo? Actually po, Madam Senator, if I may say po, sa ngayon ang nag-entrance exam po sa university ay more than 20,000. Ang kaya lang po namin i-absorb based on our absorptive capacity for first year college po ay mga 7,000. So pagka po gano'n, kasi sabi ko sa kanila, hindi naman namin pwedeng i-absorb lahat dahil yung classroom... Yung nag-apply o yung nag-qualify? Opo. Kaya ilan ang mag-qualify sa 20,000? Yan pong kasi sa amin, ang hirap-hirap makapasok sa MMSU. So, sa 20,000, ilan ang makakapasa? 7,000 lang po. Hindi, yung makakapasa, sabi mo, yung you can accommodate 7,000. But how many are actually qualified? Sa palagay mo, on a general, as a general rule? So, probably we... kasi hindi naman makakapasa yung buong 20,000, di ba? Yes po. At least mga 60% of the 20,000 to qualify. 60%. Okay. So mga 12 ganyan. Mga 12,000 dapat makapasok. Pero ang kakayahan lang ninyo at yung kasya lang dito ay 7,000. Yes, oo. Sa first year. Tama. Okay, ganyan talaga. Everywhere it's been a problem. So the other issue, dahil nga napansin ko marami rin palang problema rito ng nagkaka-issue rin ng power cuts na napansin nga sabi ni Mayor, talagang nauso na. Marami rin nangyayari ngayon, higit sa lahat sa Mindanao, kung saan nag-i-stagger sila ng classroom. Nag-uumpisa ng klase ng 6 o'clock para wala ng ilaw-ilaw. Sobrang aga ang kanilang klase. Mas okay na in a way dahil mas malamig at higit sa lahat, wala pang ilaw na kailangan. Tapos magsi-second batch pag later in the afternoon. It sort of works for them and I think we have to do that. Kakayanin ba ninyo yun? Yung extra 5,000 stagger-stagger na lang. Total may hybrid din eh. Pwede na ipaghalo. We'll try po, Madam Senator, but there is another concern po kasi siyempre yung aming faculty. Alam po yung kaya ng turuan ng mga faculty members. Yes, of course, that's a given. Yeah, medyo kulang tayo sa lahat, sa infrastructure, sa personnel complement, tapos yung mga gamit. Siyempre, lalo na mag-science and technology, kailangan ng laboratory, kailangan ng computer, kailangan ng kasangkapan. Tama yun. So it doesn't end with infrastructure. The budget cuts have hurt education very deeply. That's a fact. Tama. Kailangan na tutukan. Di mo lang maalaman kung saan tayo mag-umpisa sa pagkain, sa edukasyon, sa defense, at iba't iba pa ang problema. Yun nga, ipinaprioritize natin yan. Thank you though for bringing that up to our attention.